Okay, parang sirang plaka na pero uulit-ulitin ko po sa inyo hanggat merong mga taong hindi pa ganun nauunawaan, hindi po ako nagagalit, hindi po ako nakukulitan, although sabi ko nga po parang sirang CD na o plaka. Pero alam po ba ninyo kung si Jesus po nandito at marami rin makulit, hindi rin nauunawaan, uulit-ulitin din niya kasi that's love for them. To understand what really is the meaning of the tribulation. Unang-una, ang great tribulation po o ang tribulation kay great tribulation, basta yung buong 7 weeks na yan, yan po ay para sa Israel, para po sa mga Jews, para po sa mga Hudyo. Actually, may gagawin po akong video mamaya. So, unahin ko na po ito. Dahil hanggat hindi po ito napapaliwanag mabuti, marami po mag-aangkin ng mga nakalagay sa Mateo 24, Matthew 24. Kristiyano ka din, iisipin mo sa'yo yun. Hindi po sa'yo yun. Kristiyano ka. That's for the Jews. Okay? Jesus is the author also of that Matthew 24 na yan. Kasi, yun po ay timeline ng mga Hudyo. Yung 7 taon na yun. Sapagkat yung pinaka-katapus-tapusan yan, no? Sa Mount of Olives, kasi sa Mount of Olives po huling tumapak si Jesus bago pumanik ng langit, tanda nyo, doon din siya magbabalik, second coming niya. At sabi ng Biblia sa Zechariah chapter 14, pagtapak ng Panginoong Hesukristo, I mean yung mga paa niya dito sa Mount of Olives na ito, ano, mag-i-split po yan into two. So magkakaroon po ng napakalakas na pagyanig o paglindol pagdating ng Panginoong Hesukristo, pagtapak niya. Alam nyo kung bakit? Kasi doon po sa rapture, nakasuspend lang si Jesus sa air. Sapagkat hihintayin lang niya tayo, kukunin lang niya tayo. Pero yung second coming niya, tatapak na po yung paa niya sa lupa. Ito po yung first time na pagtapak ng paa niya after 2,000 years dito sa lupa. Okay, first time, dumating siya rito bilang baby. Pinanganak siya sa isang mabahong lugar na kung tawagin niya Sabsaban. Walang nakakaalam. Okay? Actually, alam niyo po bang kwento ng unang Pasko? Ayon sa mga Bible scholars, kasi may nakalagay po sa Bible at binalot ni Maria ang kanyang anak na sanggol. Siyempre, sanggol. Alam ka namang sanggol. At ibinalot niya ang kanyang anak. Isipin niyong mabuti, bakit si Maria ang magbabalot ng sanggol niya? Isipin niyo nga po yan. Hindi ba siya po yung anak? Dapat yung nagpaanak, yun ang magbabalot dun sa sanggol, dun sa bata. O, at sabi ng Biblia, at inihiga ni Maria ang kanyang anak sa sabsaban. Kasi ang sabi ng mga magagaling na theologians, at ako naniniwala po ako dito, no? Pagdating daw nila dun sa place, kasi kumatok na silang lahat eh. Malapit na naman ang Pasko. Excited na naman tayo. Kumatok sila sa mga... Oh, June na po eh. Kumatok sila sa mga pintuan ng mga hotel during that time dahil meron pong pagpapatala, no? Utos ni Julius Caesar nung mga panahon na yan, nung Caesar, no? Pero ang nangyari po kasi, wala na silang matuluyan. So, pero... kagampan na si Maria, buntis. Okay. Pero ang nangyari po nito, may nagsabi, o may sabsaban, kung gusto mo, doon ka manganak. Okay. So, pumunta si Joseph at si Mary doon. Pero sabi ng magagaling na theologians, pagdating po nila doon sa mismong place na yon, no, yung sabsaban, si Joseph hihingi sana ng tulong. Okay? Hihingi sana ng tulong si Joseph para paanakin yung asawa niya, si Maria. Pero, habang si Joseph was away o nasa labas, doon inabutan si Mary ng panganak. Kaya nanganak po si Maria nang nag-iisa. Kaya sabi ng Biblia, at ibinalot niya ni Maria ang kanyang anak at inihiga niya ito sa sabsaban. So, napaka... Di ba makikita mo... Ibang klase, no? O yung nanay niya, pinagbabato rin, muntik ng batuhin si Maria kasi alam mo, alam po ninyo sa Israel during that time, kapag ka ikaw ay nasumpungan na nagdadalang tao na walang tatay yan, babatuhin ka hanggang mamatay. Batas na mga Hudyo yan during that time. O, pero alam niyo po,
Nagpakita yung angel kay Joseph, sabi niya, huwag mong katakutan na kunin si Maria as your own wife, sapagkat ang kanyang dinadala ay ang Diyos anak, God the Son, o diba? At isang malaking karangalan kay Joseph ngayon na pakasalan si Mary. Okay? Tandaan niyo po, sa Israel po during that time, nirereto lang kasi ang mga, hindi mag-jowa eh, parang nirereto sila sa isa't isa. Parang gano'n ang kanilang kustombre. Okay, so, yeah. Pero siguro nagkakagustuhan din, whatever. Pero gano'n po ang kaugalian ng mga Hudyo noong ancient times. Okay, so right after that, yun na nga, pagdating nila dun sa sabsaban, si Joseph hihingi ng tulong, dun inabutan yung babae, si Maria. Nanganak po siya. Masalimuot po, no, yung pagdating ni Jesus na una. Kalain mo, mag-isa lang siyang pinanganak ng nanay niya. Si Maria, teenager lang si Maria. Maraming scholars nagsasabi, she was just 16 years old. Hindi sabed. So, napakabata. Tapos, nanganak mag-isa. At yung baby niya, siyempre, bata pa rin siya. Wala siyang alam sa, di ba, sa pag-aalaga ng sanggol. Biglang, inilagay na lang niya sa sabsaban. So, ganun po. Ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, masalimuot, hindi kaaya-aya yung panahon, hindi kaaya-aya yung I believe, no? Parang it's something na parang hindi komportable, parang ganoon. 'Di ba? So in secret dumating siya, pagdating ni Joseph, nanganak ka na pala. Ganoon. Ganoon po. Na ayun po sabi ng mga maraming Bible scholars, and I believe that. Pero sa kanyang second coming, makinig po kayong mabuti. Sa kanyang second coming. Second coming pong sinasabi ko rito, hindi po rapture. Sapagkat sa rapture, nakasuspend lang si Jesus dyan sa air. Hinihintay tayo. Actually, yan na pong hinihintay natin na event na susunod. Anytime now, pwede mamaya na. Ha? Di ba? Imminent. Pag imminent, wala pong mga palatandaan na ibinigay sa rapture. Basta mangyayari lang po. Okay, sa rapture, ni rapture tayo, kinuha tayo ni Jesus sa langit. Diba? Pero sa kanyang second coming, ito na, sa kanyang muling pagbabalik, makikita siya lang lahat ng mata. Very glorious. Very glorious. Alam niyo yung kantang Joy to the World? Hindi ba? Sabi nila, Pamasko yun. Pero hindi po. Yung Joy to the World, yan po ang second coming. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Diba? Sa second coming yan. Doon po tatapak siya. Tignan niyo to, ha? Nung umpisa, pinanganak siya ng nag-iisa ni Maria. Inihiga lang siya sa sabsaban. Parang very weak, di ba? Parang napakahina. Pero sa kanyang muling pagbabalik, pagtapak niya sa Mount of Olives, mag-i-split yung Mount of Olives dahil makapangyarihang Diyos yan. Pinakita niya na ang kapangyarihan niya bilang Diyos. Amen? At yung original gate ng Eastern Gate, okay, mabubuksan ngayon yon. Nasa ilalim po yon. Doon dadaan si Jesus. Kasama po tayo. At maghahari tayo sa Jerusalem ng 1,000 years. Buong kapayapaan sa buong kalupaan. Diba? Peace on earth. Yan po yon. Peace on earth, nakalagay ng Pasko, pero hindi. Ang peace on earth, 1,000 years yan. Sa paghahari ni Jesus. Amen? Ganun po yan sa kanyang second coming. At sa kanya pong second coming, ang mga Hudyo ay tatanggap na sa kanya bilang kanilang Mesiyas. Kasi nireject nila si Jesus for a long period of time. Okay? Kaya yung Great Tribulation na yan, para po yan sa mga Hudyo. Design ni Jesus yan para sa mga Jews, para sa mga Hudyo na mga kababayan niya. Tandaan nyo, Hudyo si Jesucristo. Pero ang rapture, dinesign ni Jesus sa kanyang church, sa atin. Tayo po yon ang kanyang bride. Okay? So, yun lang pong gusto ko sabihin. Kasi excited po kung sa next vlog na gagawin ko. It's something about sa pang-araw-araw nating buhay. Mga behavior natin. No? Ayan ang susunod kong gagawin na video. Kasi life application naman po tayo. Okay? So, thank you. In Jesus'
truly loves us. Ay, sandali. Mag-subscribe pala kayo, no? Kung hindi pa kayo subscriber. Sapagkat napakahalaga po nito, pag nag-subscribe po kayo, pakiclick ang notification bell. Then, YouTube itself will notify you whenever there are some videos like this. Para at least mas madali ninyo itong ma-share. Maganda po pag i-share nyo ito. Malaking kapakinabangan doon sa mga pwedeng makapakinig pa nito. Sapagkat ang mga ganitong klaseng vlogs ay hindi ordinaryong vlogs na nakikita nyo rito sa YouTube. Ito pong mga ganitong vlogs, mga tungkol sa pananampalataya, tungkol kay Jesus Christ, ang mga pinakamahalagang bagay dito sa YouTube. Tandaan nyo po yan. Ito po ang gagamitin ng mga malelet behind, no? Diyan sa rapture. Pag na-left behind sila sa rapture, siyempre tayo mga totoong believers, makukuha tayo ni Jesus, kukunin tayo ni Jesus. Pero yung mga malelet behind, ito ang gagamitin nila bilang pag-aaral nila. Okay? Para what? Mag-decide sila kay Jesus sa Great Tribulation. Okay, thank you po. Jesus truly loves us all.